Hey, mga Alpha Adventure, manggagamot ako ngayon ng kambing. This is Mary, yung aming 2-week-old na purebred Anglo-Nubian. Doling siya, babae. No? Doling, yan ang tawag sa English, sa batang babaeng kambing. So, anong ginagamot natin? Anong ginagamot kay Mary? Napansin namin for the past 2 days, hindi siya ganun kaganang kumain. At saka, medyo nagluluha siya. At saka, may mucus yung nalumalabas sa ilong niya. Parang minsan, sorry for the word, parang kulangot. No? Nanigas na mucus sa ilong. Hindi naman ganun kagrabe. At saka, dati-dati, pagka nakikita niya kami, sumusunod siya, talon siya ng talon. For the past 2 days, hindi na ginagawa yung usual behavior niya. So, ganun talaga sa livestock farming. Kailangan observant ka. Hindi po pwede yung inosente ka sa mga ganyang bagay. No? Otherwise, tuturuan ka na lang ng leksyon ng pagkakataon pag namatay ng alaga mo. So kailangan na bago ka pa magkaroon ng ganitong klaseng alaga, whether kambing ang pinag-uusapan, manok, pagong, kalapati, whatever, dapat nauna ang pag-aaral sa arrival ng alaga ng hayop. Otherwise, kung kailan ka dinatnan ng problema ngayon, doon ka pa lang nagiging abala sa paghahanap ng solusyon. Hindi katulad ng ganito, bago pa man dumating ang ganitong sitwasyon, alam ko nang gagawin, may idea na ako. No? So, kailangan i-antibiotic natin. Antibiotic. Antibiotic na pang hayop, natural, hindi pang tao. Ito ka muna. Pa-interview kami. So, yung antibiotic na gamit ko, ang pangalan yan, amoxicillin. Betrimoxin. Ayan. Dito ba sa ano natin? Camera. Focus. Ayan. Yan ang gamit na ginagamit ko. Ngayon, kapag bumibili kayo ng gamot, ugaliin ninyo yung nakaugalian ko rin. No? Binabasa ko lahat yan. Binabasa ko yung sa taas, sa side, lahat ng 4 sides ng boxes, binabasa ko lahat yan. No? Wala akong pinalalampas. Tapos, kapag minsan kasi hindi nakalagay sa, nakasulat sa labas ng box, yung paano mo i-administer, paano mo ibibigay. Minsan hindi nakasulat kung ipapainom ba, ipapatak ba sa mata, i-inject ba yan, kung i-inject yan, subcutaneous ba, intramuscular ba, or whatever. So, kapag wala dito, sigurado yan, mayroong papel na sulat niya ito sa loob. Basahin nyo. Okay, ito nga rin. Ngayon, kung medyo kung kailangan natin ng tulong ng someone na nakakaintindihan sa lingwahe ng papel, ihanap tayo ng ganung tao, ng family member kung meron. Pabasa natin, ipa-translate natin. Para alam natin kung ano ang dapat gawin. Yung tama, ha? Yung tama. Hindi porke sinabi ng nagbenta sa iyo na kailangan mo i-inject, kahit gaano karami na lang, bahala na si Batman, i-inject ko sa katawan niya, kalahati, kamong ganun, para mas mabilis. Hindi po pwede. Kailangan nagbabasa tayo. So, kapag ka sa mga ganitong gamutan, whether manok, kambing, tupa, kabayo, ang pinag-uusapan, baboy, rabbit, madalas, ang dami ng dami ng gamot niya administer natin ay nakadepende hindi sa edad, kundi doon sa timbang ng alagang hayop. Hindi kagaya sa ating mga tao, yung mga gamot nating mga tao, most often than not, ay base sa edad natin. Sa mga hayop, timbang, hindi sa edad. So itong brand, specific na brand na to, no? Gusto ko lang i-emphasize, no? Sa specific brand na to, kung ibang brand ang nabili ninyo, magbasa kayo, basahin ninyo yung dito. No? Kasi baka mamaya sinabi ko sa kada 10 kilo, 1.5 ml lang ibigay, baka gawin nyo lahat na lang ng klase ng antibiotic. Gusto nyo, ganun din ang dami conform sa timbang. Hindi, basahin ninyo. Maaaring mas kailangan mas marami ang sa inyo dapat ibigay. O maaaring sa gamot na ibigay ninyo ay mas marami ang dapat na ibigay
sa kada 10 kilo or mas kakaunti. So, basahin na lang natin. So, dito sa akin, 1.5 ml kada 10 kilograms na timbang. Itong kambing namin, si Mary, nasa 3.2 kilos pa lang siya. Nasa 3.5 after 2 weeks naman ang timbangan namin siya. 3.5 kilos siya. Ngayon, i-divide natin yun. So, bibigyan ko siya ng nasa 4.4 hanggang 0.5 cc. 0.4 to 0.5 ml. Doon na lang sa mas mababa sa 0.4 para sa to avoid overdose. No? 0.4. Tapos nakalagay dito, kung kinakailangan, ha? Kung kinakailangan, ulitin ang pagbibigay, pag-inject after 48 hours. Tanungin ko na rin yung sarili ko, no? Pagkawin ko na lahat ng dapat i-discuss sa video na to. Paano ko malalaman kung kailangan turupan ulit ng 0.4 cc after 48 hours? Madali lang naman yan. Observahan ko lang ang kambing. Nanginginig-binig pa ba siya? Mukha ba siyang statwa? Isang minuto na nagdadaan, hindi man siya kumurap na ganyan. Ayaw pa rin ba niyang dumedi ng pusa? Kailangan pa bang force feed? Mga ganyan mga sintomas, signs. Observation lang talaga. Yan ang trabaho ng isang veterinarian. Sa lahat ng senses sa body ng veterinarian, mas gamit ang mata. No? Mas gamit ang mata kasi obserbahan. By the way, hindi ako veterinarian, ha? Common sense lang karamihan ang pinapagana ko dito at pagbabasa. Okay. So, bago gamitin ito, i-shake well natin. Shake well. May mga gamot na hindi po pwedeng ganito ang pag-shake. Bakit? Kasi kapag ka shinake mo siya ng ganyan, yung matinding shake, nagkukos siya ng bula. Kapag yung bulang yun, pumasok sa hiringgilya mo, syringe, masakit yun sa hayop. Pati naman sa tao din eh. Pag in-inject ka na may hangin, sakit nun. May yung maniwala, try mo. Okay. So, ito, kahit man i-shake mo ng violently, relatively violently, wala naman siyang bubbles na namumuo, na hindi nawawala. So, but anyway, hindi ko naman siya i-shake ng ganyan. Doon sa mga nakabattle, ganyan ko lang halos ang pag-shake ko. Tapos kailangan siyang i-store sa room temperature, not exceeding 30 degrees Celsius, no? Huwag sa nabibilad. Huwag sa likuran ng ref. Yan, natural. Okay? So, ang gamit ko ngayon ay 3 cc, 3 ml. So, kung meron kayong mas maliit kaysa dito, mas maganda. Kasi point, ano lang ang gagamitin ko dito eh? 0.4. So, ito. Di naman ako mahihirapan sa pagtansya. Magkikita ko naman dito. No? Tsaka dapat nag-alcohol. Bago hawakan ito, ito, ang gamot, tsaka yung syringe, nag-alcohol. Disinfect ng kamay. Pag tinanggal nyo ito, sa mga baguhan ha, alam ko, sa mga datihan na, hindi ko na kailangan i-emphasize to. Huwag yung tatanggalin buo. Pag natanggal nyo yung cover ng ano, rubber doon, may rubber siya eh. Yun na yun, tapos nyo. Ipantutus nyo. Tapos, kapag baguhan ka pa lang, gumamit ka ng stopper. No? Stopper. Ano yung stopper? Di ba may takip ito? Ito, takip. O yan, ang galing ko. Hatiin mo yan. May hati na yan dun eh. Yun na yung pinaka-mark mo. Buntingin mo. Butingin mo, tapos ibalik mo. Bakit? Anong purpose nun? Para may stopper ka. DIY na stopper. Para saan niya yun? Magpumiglas man si Mary, ang kambing, sipain man niya na ito, no? Kontra doon sa direksyon ng karayom, hindi babaon lahat yung karayom na halos nasa 1.5 inches ang haba. Hindi babaon. Okay? Importante kasi yun. Kasi pag bumaon na ito, tinamahan ang buto, mamaya, imbes na bumaling, gumrabi ang kalagay ng kambing. No? So, may stopper. Magpumiglas man niya, magmalakabayo man niya sa pagkaway, kalahati lang ng karayom ang papasok. Okay. Ngayon, magpapasok ako ng kaunting hangin sa hangganan. Para may pressure pag pinusok. Papakawalan, depress. Higot.
Dandaan lang, hindi yung pag hinila mo parang wala nang bukas, hindi ganon. Ayan. Una natin yan, tama dosage lang ha, huwag yung pag-igilan yung dami ng antibiotic. Ang administration nito intramuscular, sa likod ng pigi ng kambing. Kung malaking kambing yan, dapat dalawa kayo. No? Dalawa kayo. Siguro mahihirapan ka. Kung maliit lang ito, kung sanay ka na, pwede. No? Pero kung mas mabilis, kahit maliit pa ang kambing, kung dalawa kayo, may tagahawak, mas mabilis yun. Lalo pa kung maraming kambing yung kailangan, injectionan. Okay. Tayo na rin. Huwag kang mag-alala. Handa lang tayo. Dito natin siya i-injectionan. Kung malaking kambing yan, dapat yung isang kasama mo, nakaganyan siya sa kambing, yung paa niya, nakaipit ang ulo niya doon, tapos nakaanap to. Para hindi siya masipa. No? Hindi sipain ng kambing yung mukha ng tagahimsay. May tagahawak. No? Pero kung ako, sanay na kasi ako eh. Kung, di lang, kung hindi mas mabigat pa sa akin ang kambing, kaya ko mag-isa. Pero kung halimbawa, nasa 80 kilos na yung kambing, mas mabigat pa sa akin, kailangan ko na paan tatay. Baka mamaya, sarili ko yung may inject ko. So, ito yung pigi. Kailangan ba kaliwa o kanan? Kahit saan dyan, basta pigi. Intramuscular, no? Kung yung itulok sa tenga ng kambing, ano kung ang glunob yan, mahaba tenga, baka isipin nyo, mas madali ito. Okay, ang feeling nyo, hindi mo gano'ng masakit sa tenga. Hindi ko pwede. Ito yan. Okay? So, masama sa ihin natin. Hindi mabigla. Yung injection na natin niya dito sa parte niya sa pigil, yung may laman, no? Yung may laman. Hindi yung litid dito, ha? Hindi dito. Yung may laman dito. Saka iwasan natin yung main na ugat. Kapag ka maliit naman, in fairness, kapag ka maliit na ganito, hindi mo pa alam yung main na ugat ng sandanda. Basta dito lang sa parte may laman, no? Ako, hindi na ako gagamit ng stopper, ha? Ilang beses ko nang ginawa ito. Doon sa mga baguhan, gumamit kayo ng stopper. Baka hindi nyo pa alam kontrolin. No? Mabilisan lang. Ngayon, when I say mabilisan lang, hindi yung tusok. Hindi ganun. Nadahan-dahan naman yung pagpe-press. Kung mayroong nakikita kayong bubble, pitik-pitikin nyo, tsaka nyo i-press. Hindi. Okay, yan. Para di masakit, di masaktan ng kambing. Okay, Mary, para ano ka na, gumaling ka ng mas mabilis. Oh, yes. Okay. Dahil bata ang kambing, pwede mong iangat at hindi part niya dito. Na bigyan na natin ha, ng gamot, no? Siguraduhin nyo ha na naibaon ng karayom. Kasi kapag hindi naman naibaon ng karayom sa laman niya, no? Sa laman niya, hindi sa buto ha, sa laman, sayang ang gamot. Alam mo kung hindi pumasok ang gamot kapag ka nila mong karayom tapos nimas-nimas mo, basa. Dati hindi basa, pero nung hinugot mo basa, isabihin, ibinaon mo lang sa balahibo niya yung karayom di sa laman. Ha? So, yan. So, ito, wala naman. Siyempre, alam ko na iba yung karayom. So, yun. Alam na alam mo rin na tama ang pagkaka-inject mo. No? Kapag hindi siya umiyak ng umiyak. No? O kaya, may iba eh, kapag ka mali pagkakaturok mo, kaya maraming bubbles, hangin. Ay, iiyak ng iiyak yan, o kaya maglulupasay yan. Nakulong ka. Nahulog ka tuloy. So, gagawin natin, obserbahan natin yan after 48 hours. Kung ayaw pa rin yung dumedi ng pusa, tutulungan natin sa ulit ng 0.4 cc or 0.4 ml. Ugaliin magtimbang ha. Magtimbang kayo ng kambing bago nyo
turukan ng gamot at basahin ang administration instructions. Meron din siyang contraindication na may contraindication siya dito. Bawal sa rabbit itong gamot na ito. So basahin niyo yung ano niyo, amoxicillin na gamit niyo, no? So tapos ito itatapon itong karayom. Tapos pwede pang magamit ito, hindi disinfect lang. Sa sanitize, no? Para hindi masyadong magastos. So, ganun lang. Para masolusyonan yung ammonia niya. And by the way, binigyan din namin siya kanina ng molasses, source of electrolyte. No? At saka yung paracetamol na pang bata, pang tao, pwede rin sa kambing yun. No? Kung ano madalas, kung ano yung maganda sa tao, maganda rin sa hayop. Pero hindi siya vice versa. No? Hindi porque maganda sa hayop, maganda rin sa tao. Yung pampurga kabayo, di lang pwede sa tao. Yun na. So, kung may mga questions kayo, follow-up questions, i-comment nyo lang sa YouTube video na to and visit our website at www.alphaadventure.com. Nasa description ng video ang link na yun. This has been GCF Alpha Adventure, your source of science-based, experience-driven, and technology-oriented tips on livestock farming.